kabayan, kumukulo na po yung aking nilagang insulin. So, atin pong pahihinaan ang apoy at maya-maya ipapatayin natin pag nakasampung minuto at ating palalamigit saka po natin iinumin. Magandang araw mga kabayan at welcome po kayo sa aking channel. Ngayon naman po, ang ating tatalakayin ay tungkol sa halamang insulin. Marami sa inyo siguro ang nagtatanong o hindi pa alam ang hitsura o ang kahalagahan ng halamang insulin sa ating katawan. Ang halamang insulin, mga kabayan, ay isang medicinal plant na kung tawagin sa bansang India ay magic cure for diabetes. Sinasabi sa maraming pag-aaral na kaya nitong magbigay ng lunas sa mga sakit ng mga taong may type 2 diabetes. Mga kabayan, ito ang hitsura ng insurance plant. Ang mga dahon nito ay makinis. Yan, kita po ninyo na kulay dark green at na may shade na lila o violet. Yan. Ang kanyang dahon naman ay nakapalibot sa kanyang mga tangkay. Yan, makikita po ninyo mga kabayan. At ang taas nito ay umaabot ng hanggang 2 talampakan at namumulaklak ng kulay yellow, orange at namumulaklak ang halamang insulin kapag malamig ang panahon. Napakadaling paramihin mga kabayan ang halamang insulin. Maaari itong ilipat ang mga bagong usbong nito o kaya ay cuttings ng mga tangkay nito. Ang isang katangian nito ay hindi ito lapitin na mga insekto at nabubuhay ito kahit sa lilim o sa malilim na lugar. Ang mga dahon ng halamang insulin ay tumutulong sa paggawa ng insulin at makontrol ang blood sugar levels ng ating katawan. Na ito naman po ang pamamaraan ng paggamit ng insulin plant. Sa mga taong nagtataglay ng karamdamang diabetes, maaari kayong kumain ng 2 dahon nito 5 minuto bago kumain ng almusal, tanghalian at hapunan sa loob ng 1 buwan. Kapag naging normal na, ang inyong blood sugar ay gawing 1 dahon na lamang. Maaari rin po ito sa mga taong may mataas na blood pressure. Nakakapagpababa din po ito ng lagnat at nakalulunas ng asma, bronchitis at maaari rin pamurga. At na ito po naman ang pamamaraan ng paggawa ng herbal tea. Kumuha po tayo ng katamtamang dami ng dahon ng insulin. Mas maganda po yung pinatuyo sa hangin o air dry. Pero pwede na rin po yung sariwa mga kabayan. At pagkatapos kong mahugasang mabuti ang mga dahon ay ilaga o pakaluin sa 3 basong tubig ng 5 hanggang 10 minuto. At pagkatapos po ay palamigin ng katamtamang init na kaya nating inumin. Sa dito po mga kabayan, kukuha na tayo ng dahon. Pipili po tayo ng medyo mura-mura. Yan, dito po mga kabayan, pagkatapos po natin mahugas ang mabuti ang dahon ng insulin, ay atin po munang ilalagay dito sa kasarola at ating tutubigan ng 3 baso. Ito po, bali po ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ginawa ko na pong siya mga kabayan dahil po maliliit ang dahon. Pero kung yan po ay malalapad, malalaki, pwede po lang mga 6 o 5. Ay ito naman po, itutubigin natin ng 3 baso. Ito po.
natin na pong pakukuluan. Mas maganda po ito, mga kabayan, kayo manguha muna at inyo pong i-air dry, patuyo nyo sa hangin para mas maganda po ito, hindi ganong maamoy pag, at maganda po ang kulay ng kanyang sabaw. Mga kabayan, kumukulo na po yung aking nilagang insulin. So atin pong pahihinaan ang apoy at maya-maya ipapatayin natin pag nakasampung minuto at ating palalamig at saka po natin iinumin. Ganito po mga kabayan, pagkatapos po nating mapalamig at ating pinakulong dahon ng insulin, ito po, isasalin natin sa baso. Makikita po ninyo, medyo maputi yung kanyang kulay dahil nga po siya ay sariwa na ating pinakuluan. Pero kung ito po ipinatuyo natin sa hangin o sa air dry, ito po ay magkukulay brown yung kanyang sabaw, magandang tingnan. Pero kahit po naman ganitong clear ang kanyang sabaw, yung pong kanyang lasa ay matamis-tamis na maasim-asim. Parehas din po yung kanyang benefits. Ito po, akin na pong inumin para makita po ninyo. Ito po. At ito naman mga kabayan, kung kayo naman ay kakain naman ng dalawa nito, ayon yung uminom, di ito po, ating gangatait, tulong ako yung katas. At kung puputulin na rin. At kung ano po ganyan, titiklupin, saka po natin gangatain. So yun po mga kabayan, ganyan lang po ang pagkain ng dahon, ang pagngata at ating lulungkin yung pinakakatas para po makatulong na pababa yung ating sugar level. So mga kabayan, hanggang dito na lang po at sana'y nagustuhan ninyo itong aking binahaging video. At huwag po ninyong kakalimutan, like, share, and subscribe. At pakipindot na din po ng bell button para po kayo updated sa aking mga sumusunod pang mga video. Maraming salamat po mga kabayan. Good luck and good health.